sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Ang banal na Eukaristiya ay pagsasangayon, nagiging ngayon, ang sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Tayo po'y may partisipasyon, sapagkat sa milagro ng Diyos, nandun tayo ang kanyang pag-aalay ng buhay, ang kanyang sakripisyo, ang kamatayan niya. Pagsasangayon ng Kalbaryo, kung alam lang natin ang ibig sabihin ito, doon natin mapapadama sa nasaktang si Jesus kung paano tayo nakikiramay, nadadama natin ang kanyang paghihirap sa atin. Kung sensitibo tayo, ang banal na misa ay hindi walang kahulugang ritual. Nandito lang tayo. Oh, may mga aksyon tayo. Ipadama natin sa Panginoon na nanuunawaan natin, napapahalagahan natin ang malaking sakripisyong ibinigay niya sa atin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong kaharian, tahanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos,
sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman siya tinutukso ng sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyan tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong Tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong Tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat siya'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang iyong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumanggap ng aral ng Poong Tapat. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yung mga hirang niya hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito'y susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumanggap ng aral ng Poong Tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kapag ako'y ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki'y umaaliw. Mapalad ang tumanggap ng aral ng Poong Tapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. At iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat-ingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at mga lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yun. Alam ito ni Jesus, kaya sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi ba pa kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? O
Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong mga tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At ng paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang bakol na malalaki ang natipo ninyo? Tanong nila. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Huwag po tayo mawala ng loob, kumapit lamang tayo, matinding kadiliman. At sa dilim, lilitaw ang mga maningning na bituin. Doon mo malalaman kung gaano kabait ka, kung ang minimithi mong karidad, pagtulong, ay totoo nga. Lilitaw ang kabutihan sa gitna ng matinding kadiliman ng pandemya. Kaya patuloy po tayong tumutulong. Hindi ito nakikita ng mundo. Natural lamang ito. Tunay lamang ito. Dumako po tayo sa pagnanilay ng salita ng Diyos. Nasa bagong tipan po tayo, aklat ni, sulat ni Santiago. Si Santiago, inuudyokan tayong umiwas sa tukso, maging matatag ang ating pagkatao na piliin ang tama. Pero bago yan, bakit ba natin ginagawa? Dahil mabait ang Panginoon. Hindi natin ginagawa yan dahil tungkulin natin. Dapat. Totoo, bahagi yan. Ang paano tayo mag-isip? Paano natin nakikita ang realidad? Nakikita natin ang kabaitan ng Diyos sa ating buhay. Inaalagaan niya tayo. Hindi niya tayo pinapabayaan. Yan ang paalala ni Santiago. Gayun din ang ebanghelyo natin ayon kay San Marcos. Eh, kasi tayo, kanino ba tayo kumakapit? Kanino ba tayo nagpapalakas? At tayo mga Pilipino, mahilig sa politika. Sino ba lamang? Sino ba llamado? Weather lang, ha? Sorry, ha? Walang personalan. Alam mo na, kailangan natin ng dilihensya. Ganyan tayo mag-isip. Hindi po ba? Iniisip natin sarili. Anong babala ni Jesus? Mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo. Mag-ingat sa libadura ng mga Herodes. Kung papasok ka sa mundo ng masama, may ipit ka kahit patikim lang. Hindi ka na makakawala. Ay siyempre, aalukin ka. Sa simula, padadamayin ka. Pero kung nandun ka na, wala nang kawala. Naloko ka na, nagpaloko ka naman. At ang kasamaan, kasi pipili ka eh. Kanyan, nandun ka na, lalago yan eh. Kaya nga, libadura ang
Kasi ako, nagluluto na ngayon ako eh, kasi magmi-missionero ako. Kailangan akong sarili kong maging kusinero. Ha? Umaalsa yun. Ibig sabihin ito, kahit sa simula, kaunting masama yan, lalaki yan. Eh, nakataya ka na dyan. Ano? Makikinabang ka ng konti, tapos aalis ka? Yun ang akala mo. Hindi ka na makakawala. Kaya sa simula, klaro kung saan ka pipili. Kaya yung iba sa atin, naiipit. Father! Ayan. Hindi mo kasi iniisip. Sa simula pa. Kaya, si Jesus, yung tono niya dito, wala ba kayong mga mata? Hindi niyo ba naunawaan? Wala ba kayong mga tainga? Magtiwala kayo sa akin. Yung libadura ko, hindi ba ako nagpakain sa inyo? Aber, aber, aber. Ganyan ang tono niya. Oh, ilan ang natirang bakol nung pinakain ko noon? Yung 5,000. Malaki. Tayo. Napupuno yung simba ng Quiapo, ha? Yung 5,000. Puno ito, yung parang Biyernes sa loob. Ha? Wala pa itong panahon ng pandemya. Eh, lalo na nung panahon ni Jesus. Yung 5,000. Oh, tanong ni Jesus sa mga nagtatanong, nagtataka, nag-aalangan, nagdududa, mga alagad niya. Oh, nung pinakain ko yung 5,000, ilang bakol lang natira? Eh, 12 bakol po. Oh, ano? Yung insidente, yung 4,000 pinakain natin, ilan ang natirang bakol? Yung sobra, yung labis? 7 bakol po. At ngayon, hindi pa kayo naniniwala. Ano pa kailangan gawin ko? Ah, pasensya na po, ha? Yung pagtaas ng boses, hindi akin yun. Ganun na. Nung, kasi, hinuhubog ni Jesus yung kanyang mga alagad. Eh, pinapaalala ko kayo. Hindi natin maintindihan yung leksyon, yung turo, yung aral. Nagpakain na nga ako. Nagpa-jollibee na nga ako. Ha? Eh, tayo naman. Ako, nagpapasalamat ako ngayon sa mga organization. Nagpapa-jollibee ako. Eh, syempre, meron akong sermon doon. Sabi ko sa kanila, ewan ko kung may nakikinig sa inyo sa akin. Eh, yung iba, jollibee, jollibee. Sarap-sarap ko nito. Oh. Eh, ganyan tayo. Hindi ko naman kayo masisisi. Pati ako, ganyan din. Eh, masarap eh. Sige, pagnilayan po natin, ha? Pagnilayan po natin. Kasi, kung pipili ka dun sa mundo nun, dun ka lalago. Dun ka uusbong. Dun ka magiging sino ka. At dun ka talaga, pinili mo na. Ha? Sige po. Tulong ni Maria ni San Jose. Ang ating daigdig, yung umaalsa, yumayabong, lumalago, lumalaki, lumalalim, lumalawak, na pag-aalay ng pagmamahal para sa poong Senyor. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalihin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Tugon po natin, maibiging Ama, akain mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akain mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastolang simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan.
ang mga magulang at guro naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo na may mapagbigay at malinis na puso. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa kaibigan, kaloob na biyaya na may walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay masasaya apostol na dose. Oong Senyor, purihin haring nasa trono, kaniyang alay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kaloob ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ng aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman, ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Kaya maraming gumaling dahil sa pagdadamo sa kanila ng kamahalmahan ng krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong lubhang magaling. Iyalin mo sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing, at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikalang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.